Another video. So for today's video, we will be trying another product. So this product is actually new to me. Bago talaga to siya sa akin. Never pa ako naka-try ng BB cushion before. So this product, sobrang hype niya. Nakikita ko siya sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, kahit sa YouTube Shorts, andun pa rin siya. So now, gustong-gusto ko talaga siya i-try to see if ever it will work as well. So ng product na ito, oh, di ba? Nakita ko na agad. Ang product na ito is from Says Lady BB cushion. So ayan, we will be trying this one and let's see if it will work well. I'd just like to read some details here sa BB cushion na to. So the product description is, our cushion delivers natural coverage and gives natural glow makeup look for skin, long-lasting smudging controls and absorbs sebum and oil to reduce smudging for a clean complexion that doesn't rub off. Sun defense, SPF 50 A++++ to protect your skin from daily sun exposure. Ayun siya. So now, titingnan muna natin kung anong laman ito. So we have here the BB cushion itself. So it's color light blue. Light blue siya. And when you open it, open. You can see a mirror as well as the cushion here. Ito siya. Ganito lang siya. So I think pwede tong ma-refillan. Hindi na kayo need magbili ng lahat. So at least refill lang yung bibilhin niyo. And then once you open this one, ito siya. Ito na yung BB creams natin. BB creams? BB cream natin. Okay? So ngayon magta-try na tayo. I'm so amazed with this one. Pa, yung shape niya pa ganun, so whenever you put it here, mas easy na siya. Like that. Mas easier siya when you put it like that. So, yun siya. So, now, maglalagay na ako ng BB cushion. Like that. Isang ganun lang, guys. Ganito na siya agad. O, diba? Parang, So, ayun. Maglalagay na me. Atin muna itong takpan. And let's use the mirror. Of course! Anong silbi ng mirror kung hindi gagamitin, di ba? Okay. Ay, ganun lang siya. Tingnan nyo yung difference. O, di ba? Ako naman, alam nyo naman guys, no, na hindi talaga ako gumagamit ng mga... Hindi talaga ako gumagamit ng mga sponge, ng mga brushes kapag nagaganito. Pero, yung cushion na to, sobrang easy lang yung ilagay. Sobrang easy niya gamitin itong cushion na to. Yeah. Shade is, I think tama lang naman siya sa akin. Yun, alam niyo yung smell niya? Mabango, mabango yung smell niya. Amazing. Mabango siya. Ganun. So, lagay ko lang siyang ganun. Sobrang easy nga gamitin. Sobrang easy ilagay ng product dahil sa cushion nila. And, tap ka lang nun. Nagbe-blend na agad siya sa skin mo. Hindi na need na spread mo pa talaga siya lalo. Konting tap lang, okay na siya. See? Wow, maganda. Maganda din naman. Pero, parang sa camera, ang sobrang light niya. Lagyan ko yung ibang side ko. Yung sa mata ko na part, nilagyan ko na lang din yung sobra. So, ayun siya. Na-spread out ko na siya dito. And then, dito din sa forehead ko. Nagtatap-tap na lang din ako. Sinatap-tap ko na lang din siya para mag-blend talaga siya. So, as you can see, the scar, visible pa rin siya, hindi niya talaga natakpan. So, I'll be putting some concealer. Pero kung titingnan niyo talaga yung mukha ko sa camera, ang puti na talaga. So, magsistop na ako. Ayoko na lang too much ng BB cream sa mukha ko. Baka maging white lady yung mukha ko. Pero yun, na-blend ko na siya. Yung mga large pores ko dito, visible pa rin. I think hindi naman talaga pwedeng hindi yan visible kasi sobrang large ng pores ko dyan dahil sa acne ko before, kahit dito nga. Pero okay lang yan, okay lang yan. Please naman,
some of yung mga konti lang na ano, nakaka-cover naman din niya. And then, na-blend ko na din siya dito. Ayan. Kung ganyan, o diba, kung titignan niyo siya sa camera, parang ang puti ko na, okay na siya, yung ganon. Pero pag tinitignan ko din siya sa mirror, may nakakover naman din niya yung iba. Pero okay na yun. Overall, nakakover naman din niya yung mga hindi masyadong visible na scars. Meron din akong cystic acne dito na side. So, medyo nakover din niya kasi hindi pa naman yan nag-scar. Yung scar ko dito, I have here and here, visible pa rin siya. Pero okay lang. It's okay. Hindi naman natin ina-expect na perfect yung product. At least naman, it will work well with us. Diba? Depende din sa skin type natin yan. So, ako medyo kasi marami akong acne before nung nagdadalaga ako. So, hindi ko na din sinisisi yung ibang product if hindi nila na nakakover yung mga blemishes ko sa mukha. Kasi, may mga bagay talaga na hindi na natin pwede ipilit. Mga hindi na natin pwede ipilit sa buhay. So, mga ganong type ng ano. So, ayun, na-blend ko na to. Ayan siya. So, i-ano ko na lang siya. I-finish ko na lang din yung neck ko. Lagyan ko na lang din siya. Para ma-blend naman. Product na to is more handy and mas okay siya if ever may travel, may madalian na pag-retouch, mas bagay to. So, ito na yung finish look ko na ginamit ko tong BB cushion. And all in all naman, okay lang siya. Easy niyang i-spread. So, wala akong problema sa spreading. At guys, bet na bet ko talaga yung cushion nila. So, honestly, gusto ko yung mga practical na bilhin yung mga BB creams na nasa tube. Pero, I also have this in mind kasi hindi naman natin alam, di ba, na ano, kapag may lalakarin tayo na bigla-biglaan, mas easier talaga din itong gamitin. So, we can have this and we can have a tube one. So, yeah. And now, we will continue and finish this look. Okay? I will be doing my kilay right now. So, ito lang talaga yung mga products na ginagamit ko lagi. Ulit-ulit lang talaga itong mga product na to. Wala na talaga akong bagong binili. And, pupunta lang din kami sa doctor ng mga anak ko kasi medyo nagka-cough sila ngayon. So, yeah. Ginap ko na lang din yung opportunity na makapag-vlog nito kasi minsan lang din ako lumalabas sa bahay. So, para matest ko naman din yung gano'ng ka-long-lasting yung product na ito. So, ayan. Nagkikilay na ako. So, ganun lang talaga. Simple lang yung makeup ko. If ever mag-BB cream na ako. Sunscreen, hindi ko na lang talaga. Hindi ako nakapaglagay ng sunscreen. Moisturizer lang yung nalagay ko. Since may SPF naman to, and hindi naman masyadong maaraw sa labas. So, okay lang sa akin. Pero I think mas much better din naman mag-sunscreen kayo before kayo mag-BB creams. So, for me, para mas makatipid ako since may ginamit naman ako moisturizer and may SPF naman ito. So, okay na lang. Sinisave ko na lang yung tinted sunscreen ko and yung sunscreen ko na ano, na hindi tinted. Ginagamit ko na lang siya if ever wala akong lakad. So, ayun siya. Pero yung ano, yung kung titingnan niyo yung face ko, parang maputi siya. And, yeah, maputi siya. Maputi niya yung face ko, pero hindi siya yung may glass skin look. Parang mas matte siya. Matte siya para sa akin. Hindi siya yung may glass skin na ano. Yan. Uy, sana ba yun? Yung... And then, magbablush na tayo. So, yan ang talaga yung makeup ko. But I will try to do some other makeup tutorial din naman. Gusto ko naman talaga ng makeup, pero of course, you need to have a lot of time for that. But for now, I'm just gonna vlog about the product. So, after ng makeup na yan, after nun, magbablush on tayo. Wait, mag-concealer pala muna ako dito sa free nila na concealer. I think it will blend well naman. I think mas mabiblend to kumpara nung binili ko na ano, kumpara sa binili ko na... Ay, hindi pa rin. Hindi pa rin pala kaloka. Kaloka, ano bang nangyayari sa mundo? Ah, pero okay na sa akin yan. Huwag na lang talaga natin ipilit kung ayaw. Kahit sa lab blush on na tayo, lagyan na natin ng blush on to.
So, yung blush on ko talaga na fave ko is from Careline talaga. Itong Careline Oil Control Blush On. So, fave na fave ko to ever since. Konting top lang kasi medyo pigmented. Gusto ko lang yung orange nila. Kasi nakatapat na kakabata. Ah! Charot na kakabata. Gumagamit talaga ako ng brush. Pero since, ginamit ko yun. Sa isang lakad. Nung sobrang dumi niya. So, hindi ko muna siya gagamitin para iwas acne and iwas pimples. So, kamay ko na lang muna yung gagamitin ko. My hands are very useful when it comes to putting some of the products on my skin. Kasi minsan talaga kamay lang talaga yung ginagamit ko and mas comfortable ako na ginagamit yung kamay ko. So, ayun siya. Ang daming nagbago sa akin. Simula naging nanay ako lang ano. Para akong ewan ko. Or ako lang ba? Sad naman, pag ako lang, kayo din. So, ayun siya. So, binad ko lang siya. Anlagyan ko muna ng kawiti dito sa chin. So, as you can see, hindi talaga siya yung pag may pagka-glossy-glossy. Matte talaga yung finish ng BB cushion natin, guys. Kahit anong gawin ko, matte talaga. Gamitin kong lipstick is from Ever Belena. Ito talaga yung favorite ko, yung Toast of New York. Hindi ko alam, nagbe-blend siya sa kahit anong occasion na pupuntahan ko or kahit anong celebration na isa-celebrate namin, nagbe-blend siya sa kahit ano. So, yeah, a must-have talaga to sa akin. I'm not sure sa inyo. Comment down below if must-have din yung Toast of New York sa inyo. Yung Toast of New York kasi may pagka-nude siya. Hindi na ito yung shade niya. Pag nilagay mo na siya sa lips mo, yung kahit anong makeup mo nabiblend siya. Yun ang tingin ko. Pero yeah, it really works that way. So now, ginagamit ko rin yung kamay ko for the lipstick. Sa lipstick naman din, hindi ko din naman talaga nilalagay yung lahat ng lipstick ng ganyan. Hindi talaga ako nasanay sa mga ganyan. Kasi para sa akin, parang too much if ever ginagawa ko yan. So usually, ginagamit ko talaga yung hand ko. Kapag nilalagay ko yung lipstick ko ng ganyan. Pero biruin nyo, ang tagal nung Ever Belena, no? Ang tagal na talaga nung Ever Belena, pero ang ganda pa rin talaga ng lipstick nila. Sumasabay talaga sila sa mga ano, sa type, sa ngayong, sa henerasyon natin na ito, sumasabay sila sa ibang product. Hindi na talaga sila nagpapatalo. Ang ganda talaga ng Ever Belena. And alam nyo guys, nakita ko yun sa vlog ni, hindi ko sure kaninong vlog yun na nakipag-usap yun sa owner ng Ever Belena. I'm so amazed na lalaki pa talaga yung owner. Ever biga ako na lalaki yung owner. Hindi ako nag-expect na may owner ng lalaki sa isang like, ganitong type na company. Amazing lang talaga. So ayan guys, ito na yung finished look ko. Pero before anything else, lalagyan ko muna siya nitong makeup mist. Wala nang cover. Makeup mist from Shawil. So, the best mist to para sa akin. Ayun! So, yun na yung finish. Finish. Yun na yung nag-finish ng ating look for today. So, yung mist lang talaga. And then, gaganyan ko na lang yung curtain bangs ko na ako lang din yung nagpupit. Watch her out. For at least, so, na ang ating finish look, gamit ang ating Says Lady na BB cushion. Siya overall na masasabi ko sa product na Says Lady BB Cushion is okay naman talaga siya. And then, mas okay siya sa mga lakad na madalian, na gusto mo mag-retouch-retouch, or sa mga lakad na ayaw mo na nang mahirapan kasi meron ng cushion, yung mga ganon, tapos BB cream na siya, okay na okay talaga siya yung Says Lady na BB Cushion. And then, yung finish niya para sa akin is really a matte finish. It's not like a glossy or shiny finish. So, matte finish siya. And then, naka-cover niya yung ibang blemishes ko, yung mga slight blemishes ko lang. Pero yung mga malalaking scars ko talaga, need ko talaga i-concealer. Kahit i-concealer ko nga ayaw niya matabunan or ayaw niya ma-cover. So I think it's really a matter with my skin. And I'm not blaming any product for that. I'm really okay if hindi talaga nila naka-cover. So there's no such thing as a perfect product. So for me, okay lang talaga yun. Thank you so much for watching this vlog. And hopefully you'll watch another video. Thank you!